Kung ako'y tatanungin ko mamaya si Senator Trillanes, ang paghuhusga mo nakasira ng gusto sa amin. Look me in the eye. Now say to my face. Any other documents that you preferred? Go ahead, please, Sir Tulfo. Good afternoon, Your Honors. I think what I'm going to do is, if at all possible, mag-Tagalog ho tayo. No? Maraming interesado rin sa issue nito. Mas maganda para sa akin. Ho, ano? Ako po yung mag-Tagalog mamaya. Inimay ko lang ho yung English nyo kasi English nyo parang Amerikano eh. Yeah, kaya nga, iniiwasan ko natin niya. Ngayon, marami ho nagkaka-interest dito sa issue na to. Kami ho'y nadawit sa kontrobersiya. Marami ho nagsasabi, kung ito ho'y magnanakaw, eh ba't mo sasauli? Ang may sabi ho niyan, sa harapan ko si Senator Antonio Trillanes, narinig ko ho yan sa TV, sa GMA. Uulitin ko, tinanong po siya ng GMA 7 News kung anong komento roon sa sabi ko, mamuti ng mata niyo, hindi ko sasauli dahil may kontrata kami. At saka, we faithfully delivered the contract between me, our company, and PTV. What he said, eh kaya hindi sasauli dahil ninakaw nga eh. So ngayon, ang tanong, kung ako'y tatanungin ko mamaya si Senator Trillanes, ang paghuhusga mo nakasira ng gusto sa amin. Look me in the eye. Now say to my face. Because para ho sa akin, nagtatanong... Let me at this point admonish the witness. Opening statement lang ho ang hinihingi at kinagagalitan na ako nung katabi kong Senate President na kayo na po ay dapat opening statement lang. You cannot address any senator directly. Okay. Hindi niya dapat yung kung gusto yung magtanong, chair lang ang tatanungin niyo. Address the chair. Ang dami natutulong sa akin dito eh. Marunong ako eh. Okay. Mr. Chair, ako ho'y nababagabag sa mga... I will only say this once. I am very firm and fair when I handle this committee. Hindi madali itong committee ito. Dumadaan dito mga kaibigan ko, mga kalaban ng sindikato, kalaban-kalaban ng mga sindikato ng Pilipinas. No? So, we always adopt a firm and fair attitude. We don't judge. We investigate. So, if you want to have your day in court, that will happen. But here, we're investigating in aid of legislation and we will make the proper recommendation. We'll bigay po kami ng proper. So please, tanggalin po ninyo yung mga sinasabi nyo kanina na sa radyo, ad hominem, yung mga ad hominem sabi sa taga, tinuruan naman ako ng mistiso sa likod ko na ad hominem. Ibig po sabihin niya na manghang na salita na personal na hindi naman ho kailangan pagsabihan dito. So, tuloy nyo. Ako hey, mawalang galang lang po yung honor, nagtatanong lang, ano? Pumunta po ako rito para malinis o siguro. Excuse me, kami honor. Po ang magtatanong dito. Hindi kayo ang magtatanong. Okay, sige okay. Po. Pumunta po ako rito para doon sa issue of controversy na kasi nadawit pong pangalan po namin. Particular ako po, nadawit din po yung mga pangalan ng kapatid ko na wala namang kinalaman. Hindi ho siguro tama na ako ho'y ang Chief Executive Officer ng Bitag Media Limited Incorporated sa tabi ko, si Erwin Nadamay. Wala pong kinalaman sa aming operations sa BMUI. Kung may kasalanan po siguro ang kapatid ko, siya'y masunurin na naging talent lamang at umupo sa Kilos Pronto. So, sa iba po mga kapatid ko, medyo hindi ho rin sasalita pero masama ang loob. Kasi nadadaway po ang pangalan ng Tulfo. Ngayon, pumunta po talaga ako rito kasi interesado po ako para mawala na po yung impression, perception, haka-haka, pagdududa, at suspicion ng mga iba sa media, particular sa aking industriya. Ang pagkaalam ko po, nagkaroon ho ng audit observation report or memo na nagsimula po yan, ang tinalong po sa amin, na lumabas po na kami raw, sabi po ng COA,
Hindi po kami nabigyan yan na ang lumabas o ay kami raw na bayaran PTV, pero hinahanap yung kontrata at yung certificate of performance. Meron po kami niyan. At hindi po kami pwedeng maningil sa aming principal ng PTV na wala pong kontrata at wala po kami certificate of performance faithfully delivered, and then sama rin po yung mga tape on air. So, ito lang yung issue rito. And then, nagkaroon ho ng media frenzy. Nagkaroon ho ng iba't ibang interpretasyon na na parang mga iba ho kasi plunder, graft, pagnanakaw, na kuminsan ho sa social media malupit. So nagsimula po dyan sa simpleng katanungan or observasyon ng COA na nagmula po riyan na ito na ho ang naging epekto. Ang dahilan po yan ay observasyon lamang ng COA. Anong observasyon ng COA? Hinihiling lang po sa PTV, yun hong kontrata, which is mahalaga naman. Yun hong certificate of performance that we faithfully delivered, and then may kopya ho kayo, may mga tape on air. Buho yan, walang putol. Magpapasabi ho dyan, nakaabot na lang ho sa amin na eto nga, tanong sa amin ng media na wala pa ho kaming kopya noon. So hindi ho ako sumasagot, nananahimik lang po ako. So I've been quiet for quite a while until such time na nagsalita na po ako. Naniwala ho kasi ako na if you don't speak, kaya tatahimik, you're withholding the truth. But truth does not have any expiration. It has to come out. So I'm here to uphold the truth, kaya may presence here, Your Honor. Nagpapasalamat po ako na inimbitan niyo ako at dito po sa akin ay kung ano pong pinangahawakan ho namin dokumento at yung mga dapat na ipresenta. Naniniwala rin ho ako dahil siguro po there's a proper forum, sabi niyo nga, na darating din ho yan. Pumunta po ako rito para makatulong ho sa sinasabing kahinaan, pagkukulang, o anumang bagay na kinakailang palakasin. Kung mahina ho yung sinasabing legislasyon na aking paggalang sa inyo, sana makatulong ho ang pagbibigay linaw. Maraming salamat po. Thank you very much. Mr. Tulfo Irwin? Yes, sir. Simpleng kakulangan lang ho ng dokumento ng PTV na hindi na ibigay sa COA. Ito ho at marami hong nadamay. Ang masaklap po sa ating bayan na based on my observation bilang member of the media, pag may nagawa hong, wala pa hong ebidensya, nahuhusgahan na, nasentensyahan ng media. And it's very ironic, Mr. Chairman, because of the fact na time and time again, and I've said it over and over again, na I was not and has not been a producer of Bitag Multimedia Unlimited Incorporated. Pero pinipilit ng mga media, ilang media entity na I am part of Bitag. I really don't know why. And yung mga same media na galit sa administrasyon are forcing the issue na I'm part of Bitag, na pinapalabas na may sabwatan kami magkakabatid. I am not, Mr. Chairman. And I am here and I'm happy now. I was invited to clear my name, all right? I will take on any questions, even questions from Senator Trillanes. I'm waiting for that any moment now. But I am telling you, I am not part of this. I am a talent of Bitag, pero hindi po ako regular employee or a producer na sinasabi ng ilang media. I have so many times already told them that I am not part of Bitag. I am just a talent, just like yung cameraman niya, driver, writer. I'm just like that. I get salary, pero I'm not part of it. I am not in the decision-making process. So I wish with this hearing, Mr. Chair, na this will all clear up. Now I'm not part of this. But I'm willing to answer any questions. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat sa Mr. Tulfo Irwin.
Let me bubuksan ko na po yung ating preliminary statement. Katulad po ng dati, gumagawa po ako ng timeline para maintindihan ng mga nanonood ko ano ang pinag-uusapan dito. Madalas po umaangal ang mga tao. Nag-iimbisi kami pero hindi lang masundan. And let me assure everyone that this is not a circus. Hindi ko kami dito na mga bounty hunters na hahanapin namin kung sino yung mga... basta kami hahanapin na namin kung may malfeasance, misfeasance, non-feasance, and any violation of laws such as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Having said that, let me just begin. Ito naman po tayo. We are again faced with the task of determining kung meron tayong sa paggawa ng ating tungkulin sa gobyerno bilang ahensya ng gobyerno o kawanin ng gobyerno ay gumawa ng tinatawag nilang malfeasance o yung maling paggawa at or misfeasance at saka non-feasance. Yung walang ginawa. Natuloy nagkaroon ng perwisyo sa gobyerno. Marami na akong kaso na dinaanan natin. There have been cases previous that may have been more difficult to determine where liability rested. Sometimes it came to a sabi niya, situation straining greatly the powers of the committee to determine who may have been at fault, if there was. Let me just welcome the Senator Bram Aquino for the record. But here we are going to hear an issue that is close to my heart. Tourism. Maraming nakakaalam mo na tourism ang nagpa-aral sa akin. Dahil ang kami sa Subic, siya namin ay restaurants, theaters, hotels. Kaya malapit sa akin yan. At tara rin ako ipinalad na tayo inilagay na bilang tourism secretary at naging promoter po ng SBMA. O saan ay dinaray natin ang tourism at saka manufacturing doon. Masakit therefore sa aking damdamin kapag napag-uusapan ang DOT in a manner na hindi positibo. Kasi nga dati din akong naging ama nito o naging kasama ng mga nagtatrabaho sa turismo. May kulot sa puso kapag ang dati mong ahensya ay nalilihis ng landas. At hindi lang naman ho, tila ngayon nangyayari yan. In fact, marami po akong sama na loob at medyo sasabihin ko ng konti rito na dapat na-imbestigan ng araw.